Ang pinakamataas na pupupuri, paglulwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. And I give my double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Wilde Estrada Almeida. And we will never forget the blessed teachings po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. And greetings also po to all the beloved children po and to the whole family po. And to you po, beloved brethren, and to the live webcast viewers po, blessed afternoon na po sa atin lahat. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil isa din po ako sa mga kabataan na pinagpala na dito na po lumaki sa ating banal na gawain. My beloved parents are already saved here po bago pa po sila makakalala. My beloved mother was saved po in 1988 and my beloved father was saved in 1985. Dito na po binago ang kanilang mga buhay at pinakitaan ng iba't ibang himala ng ating pinakamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil binigyan po kami ng magulang na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nandiyan nga po na kami po yung pinalaki na sa salita ng mahal na Panginoon. Nandiyan nga po na naturuan po kami kung paano magkaroon ng takot sa mahal na Panginoon at magtiwala sa mahal na Panginoon at magkaroon po ng faith sa Kanya. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon sa aking pag-aaral. Kapag talagang tunay po pag sumunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, nandun po yung pagpapala. May mga performance tasks po or mga activities po ko dyan na hindi sinasalihan dahil nga po magsusuot nga po ng hindi kaaya-aya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi ko po yan sinasalihan pero yung himala ng mahal na Panginoon, yung grade ko po, hindi po ko pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Kaparehas lang po sa mga active. Mas na-amaze po ako kasi minsan din po talaga mas mataas pa po sa kanila. Kaya thank the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganon din po sa ibang subject po. Nangyayari din po yan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Year 2019 po nung dumating po yung matinding pagsubok po sa aming pamilya. Pati po, nung magkasakit po ang aking beloved father, sa kanya po kami naka-depend financially. So, that time po talagang financially in trials din po kami. Pero nung that year po, nung senior high school po ako, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon kasi that year po, nakasama po ako sa mga estudyante na wala pong babayaran sa school kasi po private po ako and malaki din po yung tuition. Pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon kasi laking tulong po talaga sa amin. Ganun din po nung hanggang mag-college po ako, private din po and medyo mataas din po yung tuition fee ko. Kung sa ganang amin po talagang mahirap po and madami pong reasons para hindi ko na po matuloy yung pag-aaral ko. Pero maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil pre-provide niya po yan lahat. Ganun din po sa academics din po. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil grabe din po yung struggle ko po sa college. Kapag nahihirapan po ako, sa mahal na Panginoon lang po ako na umaasa. Humihingi po ako ng wisdom sa Kanya and pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon. Nandiyan nga po na sa thesis po, pati sa OJT ko po na talagang nahirapan po ako. Pero sa mahal na Panginoon lang po ako umasa. Hanggang sa pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil nakagraduate na po ako sa college. Hindi lang po basta nakagraduate. Nakagraduate pa po ako with honor, which is cum laude nga po. Kaya glory to God lamang po. Pinapasalamatan ko po yun sa mahal na Panginoon. Ganun din po yung comfort sa amin ng mahal na Panginoon. Labis ko pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Simula po nung kinuha na po ng mahal na Panginoon yung aming beloved father. Hanggang sa ngayon nga po, may recent po na na pagsubok nga din pong dumaan sa amin. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa comfort niya po sa amin. Talagang sa ganun pong amin, mahina lang po kami, pero ang mahal na Panginoon po magbibigay ng kalakasan sa amin. Kaya thank you so much, Sir Jesus. Kaya pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon lahat ng pagpapala niya po sa amin, sa maliit o sa malaking bagay. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, pag-iingat sa mga pagtutuwid,
Ganun din po na patuloy niya po ang kinakahabagan ginagamit sa kanyang banalobasan bilang mang-awit, di man po karapat dapat. Simula po pagka Cherubim Choir, Children's Choir, Youth Choir, and ngayon po Singles Choir na po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahalapang ano, hindi lamang po ako bagkus ang aking buong pamilya po ginagamit sa kanyang banalobasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, kabatian, kadakilaan ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.